say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan. Ang tagal nating hinihintay ito at naging controversial pa nga. Ito, pwede mong i-share yan. Ang dami-daming anggulo. Pag-usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy nila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Alabasin yung mga Inglesya ninyo, kamahirap intindihan. Sa Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Must new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano? Handang maghatid ng balita. Kapaki-pakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng pangilinaw, alayan lang tayo ngayon. Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patron ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Sa Headline Pilipinas, Pilipinas ibinabalang magaya sa India na nag-COVID surge kung ibababa sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa kasagsagan ng kampanya. Russian President Vladimir Putin nag-anunsyo na ng military operation sa Ukraine. Presyo ng arena at langis sa bansa, pinangangabahang lalo pang tumaas bunsod ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Poultry products mula Pampanga, ligtas kainin sa kabila ng naiulat na bird flu, pagtitiyak ng LGU. 10 presidential candidates, dadalo lahat sa COMELEC debate. Bunker na naglalaman ng mga armas at pampasabog na diskubre sa Quezon City. At ilang bigating celebrities ng ABS-CBN muling pumirma ng kontrata para manatiling kapamilya. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako po si Johnson Malabat. At narito po ang mga detalye ng ating mga Headline Pilipinas. Mga kapamilya, sa harap ng rekomendasyon ng mga Metro Manila mayors na ilagay na sa Alert Level 1 ang Metro Manila pagsapit ng Marso, ay nais naman ng medical advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Ted Erbosa na manatili sa Alert Level 2 ang Metro Manila kung siya ang tatanungin. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Erbosa, hindi numero ang intervening o sagabal sa pagpapababa sa Alert Level 1 kundi ang campaign season. Kapag inilagayan niya sa Alert Level 1 ang Metro Manila, tiyak na lahat ng kandidato ay magsasagawa ng mass gatherings at political rallies. Nangangabaan niya siyang baka matulad ang Pilipinas sa India. Kung maalala niyo, last year, ganyan ang nangyari sa India. Naalala niyo yung India, inalis nila yung restriction. Uh-huh. Pagkatapos na inalaw nila yung campaign, tapos nag-ano yung Delta, pumalat. At nakita natin yung mga image sa TV, di ba? Yung namamatay doon sa pintuan ng emergency room at walang oxygen. So yan ang takot. Pareho sila, no? Iginiit ni Dr. Erbosa na sakaling ibaba na sa Alert Level 1 ang NCR, hindi dapat mawala
ang minimum public health standards kasama na ang physical distancing. Nangangahulugan anyang ipatutupad pa rin ang 1 meter distance sa alert level 1 pero kusang loob o sariling inisyatibo na ito ng individual. Ang ibig sabihin lang na alert level 1, hindi na si pamahalaan ang mag-i-implement yan. Hindi na si police, hindi na si LGU official. Tayo na, being bilang law-abiding citizens, being health-conscious persons na naiintindihan na kung paano mahawa. Sinabi naman sa teleradyo ni Vaccine Expert Panel Head, Dr. Nina Gloriani, pabor siyang isailalim na sa Alert Level 1 ng Metro Manila basta tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod sa health protocols. Kasi we have to really normalize eh. Yung hindi naman pwedeng parang parati na lang tayong takot na takot. Alam na natin ngayon ano ang tamang pagsuot ng mga PPE. Kailangan lang tama lahat ito, no? Masking, physical distancing, kasama pa rin yon. Pero medyo open na dapat. Hindi tayo pwedeng forever naka-lockdown. Bagamat pabor ang Okta Research Group na ilagay na sa Alert Level 1 ng Metro Manila, inamin naman ni Okta Research Fellow Dr. Dido David na may panganib pa rin muling tumaas sa mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Dr. David, dapat balansihin ng gobyerno ang public health at ekonomiya. Dapat handaan niya ang gobyerno na agad itaas ang alert level kapag dumami muli ang kaso. So ngayon, sinabi ni Dr. David na patuloy pa rin bumababa ang kaso sa Metro Manila at inaasahang bababa pa ito sa 200 cases kada araw pagdating ng Marso. Sa buong bansa, nakikita pa rin ang pagbaba ng mga kaso na hindi nahihigit sa 1,000 kada araw. I think we have to take some risks then to balance out, you know, the interest of the businesses and the economy. There may be some spikes in cases that could happen. And if there is a major change in the trend, if cases start to really drastically increase, which we don't foresee will happen, but if there is, then we should be ready to scale back the alert level. May good news para sa mga kababayan nating naghaharap buhay sa kalsada, sakaling tuluyan ang ibaba sa alert level 1 ang Metro Manila. Kasunod ito ng rekomendasyon ng mga Metro Mayor sa Interagency Task Force na ibaba na ang alert level sa NCR. Sa sakaling pagbabalik sa alert level 1 ay umaasa ang mga nagtitinda na mas gaganda na ang kanilang kita. Oh, okay naman. Sangayon naman ako doon. Para kasi sa economy at saka marami nang bakunado eh. So okay yan. Okay lang po. Bakit po okay po sa inyo? Para medyo lumulag-lulag po sir. Para makapagtinda po ng maayos. Kasi mga tao hindi na gano'n bumibili. Tsaka matapag pa silang kubayan na naman ngayon. Ngayon medyo maganda-ganda na. Baka makalakabas ng ano. Makapagtinda ng maayos. Tsaka para sa pamilya. Okay naman kasi nakakalabas na yung tao kahit paano may binibenta na. Hindi katulad tulad nung nakaraan na wala. Mahina po ang kita. Alos pambili lang ng pagkain namin. Kulang pa nga pambili ng gamot kasi senior na po ako eh. Medyo okay na rin po yung benta namin, parang bumabalik na, pero hindi pa rin po normal. Nagbigay na ng paalaala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB, sa mga provincial public utility bus na bibiyahe sa ilalim ng Alert Level 1. Sa isang memorandum circular, sinabi ng LTFRB na papayagang makabiyahe sa ilalim ng Alert Level 1 ang mga bus na may valid Certificate of Public Convenience, yung mga may inihahing application for extension of validity bago mapaso ang CPC at ang mga operator na nabigyan ng provincial authority o provisional authority at special permits. Muli ring papayagang bumalik sa Araneta Bus Terminal ang mga bus na may inter-regional na ruta kasama na ang galing sa Calabarzon na dating inilipat sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kailangan lang ay sa Araneta Bus Terminal ang endpoint ng kanilang ruta bago magka-pandemya. Nasa 80 kilometro ang layo o hindi tataas sa 2 oras ang biyahe. Mananatili naman sa PITX ang provincial buses na dating bumibiyahe hanggang Buendia, Makati, Pasay at Maynila. Sa PITX din ang endpoint ng mga bus na galing sa Quezon, Mimaropa at Bicol. Paalaala sa mga operator, kumuha ng QR code para sa bus na otorisadong bumiyahe at ipaskil ito sa windshield. Huwag din kalimutang sundin ang health and safety protocols.
Posibleng hindi na kailanganin ng mga variant-specific na bakuna laban sa COVID-19, partikular ang Omicron-specific booster shot na panlaban sa Omicron variant. Paliwanag sa teleradyo ni DOST Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, pareho lang kasi ang epekto ng mga bakuna gamit ang original na bakuna panlaban sa Wuhan strain at ang mga variant-specific vaccine. Ayon pa kay Dr. Gloriani, pareho lang ang immune response pati ang proteksyong ibinibigay nito. Ang mahalagaan niya, magpaturok ng booster dose dahil lumalabas na mas gumaganda ang antibodies at mas makapagbibigay ito ng proteksyon. Hindi lang actually Omicron, pati yung mayroong beta variant na tinest, pareho lang ang immune response, tapos yung pag-protect nila, tinignan nila yung mga antibodies sa lung, sa nasal swab, sa oral swab, pareho lang. So kaya ang sinasabi, baka hindi natin kakailanganin ng variant-specific na mga bakuna. So yung third dose ang parang critical dito sa mga lahat ng ito, ha? Hindi lang Moderna, Pfizer, maraming mga iba pang bakuna. Sinabi rin ni Dr. Gloriani na sa ngayon, hindi pa nila inaaral at wala pang datos sa sinasabing bagong bakuna ng Sanofi. Samantala, hindi pa inirekomenda sa ngayon ang booster doses sa mga 12 to 17 years old, pero inaaral na posibleng pagtuturok nito sa mga immunocompromised na bata. Nagsimula na ang face-to-face classes para sa ilang nursing students ng Far Eastern University sa Maynila. Umarangkada kahapon ang in-person classes para sa mga third year hanggang fifth year nursing students ng nabanggit na universidad. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng naitatalang mga kaso ng COVID-19 sa NCR at inaasahang pagbaba ng Alert Level 1 status sa Metro Manila. Hindi umano sakop ng offline bakla sa mga campaign posters, streamers at mga stickers na ikinakabit ng mga taga-suporta ng ilang kandidato o ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang mga bahay at iba pa mga pribadong lugar kahit ano pa ang sukat nito. Sinabi sa teleradyo ni Ateneo Election Law Professor Attorney Alberto Agra na ito ang nabasa niyang probisyon sa Fair Election at Omnibus Election Code dahil kandidato at partido lang niya ang sakop ng pagbabawal. Nung binabasa ko yung Fair Election Act at binabasa ko yung Omnibus Election Code na yung lawful election propaganda ay para lamang sa kandidato at political party. Walang mention of supporters, walang mention of ordinary voters. Kaya ang opinion ko ngayon ay kahit pa 10 by 10, hindi lumalabag sa panuntunan ng COMELEC. Pero aminado si Attorney Agra na may butas ang naturang probisyon dahil pwede anyang makalusot ang ilang individual na posibleng kabilang sa partido ng isang kandidato. Nilinaw din ni Attorney Agra na ito'y kanyang personal na opinion lamang. Nauna nang sinabi ng COMELEC na tuloy ang offline baklas pero hindi nagagalawin ang mga advocacy materials na nakakabit sa mga pribadong lugar. Sa balita naman sa labas ng bansa, nag-anunsyo na ng military operation sa Ukraine si Russian President Vladimir Putin. Kasabay nito, nanawagan si Putin sa Ukraine na huwag nang lumaban at magbaba na ng mga armas. Nangako ang Russian President na gagantihan nila ang sino mang hahadlang sa kanilang operasyon. Inatasa naman ni UN Chief Antonio Guterres ang Russia na ihinto ang pag-atake nito sa Ukraine. Kinundina ni US President Joe Biden ang tinawag niyang unprovoked at unjustified attack ng Russia sa Ukraine at nagbabalang maraming buhay ang masasakripisyo kapag nagkagulo. Dahil dito, pumalo na sa $100 ang presyo ng petrolyo kada bariles. Kaugnay niyan, magsasagawa naman ng emergency meeting ang United Nations Security Council kaugnay ng krisis sa Ukraine, pati na ang pitong world leaders at European Union leaders. Sa kabila naman ng pagdadeklara ng state of emergency sa Ukraine, ay tahimik pa rin ang sitwasyon doon, particular sa capital city ng Kyiv. Kwento sa teleradyo ng Pinoy na si Marcelino Aquino na tatlong dekada nang nakatira sa Ukraine, bagamat may ilang mga Pinoy na kinakabahan sa tensyon, kalmado pa rin sila at tuloy-tuloy ang buhay.
bukas pa rin anya ang public transportation, pati ang mga grocery at ilang tindahan. Bukas pa rin ang mga eskwelahan, kabilang ang mga kindergarten na estudyante. Ayon kay Aquino, pinaka-apektado lang ng state of emergency ang mga nasa gobyerno at ilang mamamayan na limitado ang galaw. Posible rin anya magpatupad ng mga curfew at bawal na ang mga demonstrasyon at pagpipiket. Limitado rin ang biyahe sa intercity. Sa kabila nito, handa nang lumikas sa mga Pinoy sakaling sumiklab ang gulo. Sinabi ni Aquino na handa na ang ilang mga ang kanilang mga maleta at dokumento at ipinadala na rin ng ilang OFW sa Pilipinas ang kanilang pera. May natukoy na rin anya silang lugar kung saan magkikita kung lilikas na sila. O kung talagang magulo na, so pwede na silang mag-request at saka baka po sa mismong mga employer po papayagan na silang umalis. Mm-hmm. O pwede rin naman po silang mag-request as invocation kasi nga po doon sa west of Ukraine near to Poland border open na po, meron po itong mga Pilipino na nagpunta na, naka-hire na po ng sanatory capacity about 350 person. Pwede naman po silang lahat magbakasyon na doon kung gusto nila, kung natatakot sila or meron din po kami mga area kung sakali doon kami magkikita-kita and organize po na lumabas kami together dito sa capital city, move to the west. Sa panayam naman ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na sinisimulan na ang in-country relocation na nasa 380 OFW na nasa Ukraine. Pinangangambahan namang lalo pang tumaas ang presyo ng harina at gasolina dahil sa Ukraine-Russia crisis. Ayon sa mga eksperto, maapektuhan din ang Pilipinas ng tensyon kahit malayo ang bansa sa gulo sa Europa. Yan ang headline Pilipinas ni Radyo Patrol 52, Michael Delizo. Masusing binabantayan ng mga negosyante ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya kahit pa ng mga bansang malalayo sa Europa. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, magkakaroon ng supply chain disruption sakaling tuluyang pumutok ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa niya, tumaas na ang presyo ng harina ngayon at inaasahan pang sisipa ang presyo nito dahil malaking supply ng harina ay nanggagaling sa Ukraine at iba pang bahagi ng Europa. Para sa Political Science at International Relations Professor na si Ana Malindog Uy, inaasahan din ang lalo pang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sunod-sunod na economic sanctions na ipinataw sa Russia. Sabi ng mga eksperto, magdodomino effect sa iba pang produkto ang pagtaas ng presyo ng harina at langis. Even if we are several thousand miles away, we definitely are going to feel this tsunami of repercussions. Ukraine, Russia, they're one of the biggest exporters of wheat. Now, there's now an impending price hike for flour. When flour goes up, food prices go up. Naglabas na ng sanctions. Ang US at saka yung Britain, no? Gulo so, yan sa economy. Ang nangyayari dyan, ikakat nila ang Nord Stream 2. At saka yung Nord Stream 1. Ang mangyari dyan, ang supply ng natural gas sa EU, sa European countries, maudlot. Tapos, you take note, no, Germany is very dependent on the supply of natural gas sa Russia and even coal. Yes. Pag nangyari yan, syempre, magkakaroon ka ng, ang impact dyan kasi mag-shift to oil mas more ang mga European states. Pag nagkataon, supply and demand yan eh. Ang maliliit naman ng mga negosyante ngayon pa lang ay umaaray na sa pagtaas ng presyo ng harina. Di ko maalis sa mind ko about the price of pandesal. Nagko-complain na sila about flour prices going up. Sa experience namin, umabot ng 300 pesos yung itinaas niya. Dati 700, ngayon 1,000 na. Sobrang laki po ng itinaas ngayon. Napakalaki po ng epekto. Halos wala na kaming kinikita. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, nananatili pa rin problema ng mga negosyante ang issue ng supply chain at kakulangan ng cargo vessel na nakaapekto sa importasyon at eksportasyon habang nagpapatuloy pa ang pandemya. Para sa Headline Pilipinas, ito ang Radyo Patrol 52. Michael Delizo, ABS-CBN News.
Maraming salamat, Michael, at sa ibang mga balita na nindigan si Pampanga Governor Dennis Pineda. Naligtas pa rin kainin ng poultry products sa probinsya. Ito sa kabila ng naitalang insidente ng bird flu sa Mexico at Candaba. Giit ng gobernador, masarap na ay ligtas pang kainin ang mga alagang manok, pato, itik, hugo at itlog mula sa lalawigan. Sinabi rin ng Department of Agriculture na naging matagumpay ang pagkontrol ng bird flu sa Bulacan at Pampanga matapos katayin ang tinatayang 50,000 ibon. Sa Bontoc Mountain Province, higit 200 baboy ang pinatay naman sa barangay Samuki dahil sa African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bontoc Mayor Franklin Odsey na Oktubre pa, unang nadiskubre ang ASF sa barangay na nakaapekto sa backyard hog na racers. Mahigpit naman ang monitoring at disinfection sa mga pulungan ng baboy para hindi na kumalat pa ang sakit. Bawal din anyang ilabas ng barangay ang mga kinatay na malulusog na baboy. Talagang may huminto kasi we advise them to meantime wait for mga healthy piglets na humahanap kami po kasi I organize a team na magbigay ng mga piglets na bibilhin namin ng bibilhin ng LGU po. Sa iba pang balita, tinupok ng apoy ang isang malaking bahay sa barangay Bungan, Quezon City kaninang alas 2 ng madaling araw. Sa paunang ulat, nag-umpisa ang sunog sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Agad inakyat ang unang alarma sa ang sunog matapos kumalat sa iba pang parte ng bahay. Gawa sa kahoy ang ikalawang palapag kaya mabilis kumalat ang apoy. Walang nasugatan o nasawi sa sunog na nakaapekto sa 3 pamilya. Pinauupahan rin kasi sa ibang mga tenant ang ibang kwarto ng bahay. Inaalam pa ang posibleng dahilan ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Nagising ako kasi sumisigaw na yung kapitbahay. Akala ko nag-aaway lang sila ganun. And then nung sinilip ko from terrace na from terrace ko, may usok na from third door. So ayun nung nakita ko na may parang sunog na, wala nang pina-evacuate na namin lahat ng tao, pero hindi na namin na-save yung ibang gamit. Important things lang talaga like yung kasi we're going abroad, so yung mga papers na kailangan namin for abroad is yun yung sinecured namin. Para sa ating mga kababayan, nalalapit na po ang ating fire prevention month. Tag-init po ngayon, kaya panatilihin po natin at makinig sa ating mga kawani ng bumbero, lalo-lalo na sa pagbibigay ng mga fire safety tips. Makaraan nga ang ilang araw ng pag-ulan, gaganda na nga kaya ang panahon sa iba-ibang bahagi ng bansa. Alamin natin yan mula sa ating ABS-CBN News resident meteorologist, Ariel Rojas. Ariel, ganda hapon. Magandang tanghali sa iyo, Tony. Bagamat tirik na ang araw dito sa Metro Manila, meron pa rin mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Webes. Maulan ngayong araw sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao dahil doon nakatutok ang kaulapan ng frontal system dala ng malakas na amihan. Uulanin din ang hanggang mamayang gabi ang Caraga at Davao Region dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pasipiko. Sa mga kapamilya naman sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao, maging handa po sa banta ng pagbaha at landslides. Posible ang thunderstorms ngayong hapon o gabi sa ibang bahagi ng Mindanao at may mga mahihinang ulan sa Eastern at Central Visayas ngayong araw. Posible rin ang mga pag-ambon sa Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at Bicol Region. Maganda naman ang panahon sa malaking bahagi ng Ilocos Region, ibang parte ng Cordillera at Central Luzon. Buong araw naman tayong mainit dito sa Metro Manila, lalo mamayang hapon, kaya po sa mga lalabas ng bahay, huwag kalimutang magbaon ng pananggalang sa sikat ng araw. Delikado pang maglayag sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at silangang baybayin ng Quezon, Bicol, Eastern Visayas at Caraga dahil sa matataas na alon. Pero walang inaasahang low pressure area sa bansa hanggang sa katapusan ng Pebrero ayon sa PAGASA. Yan ang headline sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ariel. Pamilya, abangan mga OFW na nagka-COVID sa Hong Kong, higit 80 na. At ABS-CBN Ball, magbabalik ngayong taon. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Thank you.
Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Naabot ng Metro Manila ang lahat ng mga requirements para maibaba sa Alert Level 1 ang status nito ayon kay Health Secretary Francisco Duque. Kabilang nga niya dito ang 80% na vaccination rate sa mga senior citizen. Yan ang Headline Pilipinas ni Katrina Domingo. Kat? Tony, mamayang alas 2 ng hapon, sisimula ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagtalakay sa panukala ng mga alkalde sa Metro Manila na ibaba na sa Alert Level 1 ang mga lungsod sa loob ng National Capital Region. Yan ay ayon kay Health Secretary Francisco Duque III na siya rin nagsabi na nakamit na ng NCR ang lahat ng panuntunan na nauna nang nilatag ng DOH para maibaba sa Alert Level 1 ang isang lugar. Kasama riyan, ang pagkakaroon ng low o moderate na average daily attack rate, mababang healthcare utilization rate, at ang paninigurado na fully vaccinated na ang hindi bababa sa 80% ng mga senior citizens sa buong rehiyon. Ayon kay Duque, nasa sa 1.22 million na senior citizens sa Metro Manila, 1 million na o 83.9% na ang fully vaccinated. Kaya naman ayon sa Kalihim, ay truly and genuinely right for the escalation na ang NCR. Dagdag ni Duque, tatalakayin din sa pagpupulong mamayang hapon kung dapat na bang ibaba sa Alert Level 1 ang iba pang mga lugar sa Pilipinas bukod sa NCR. Tony, sa pamantayan ng DOH, ang mga malls, opisina at iba pang establishmento sa mga lugar na nasa Alert Level 1 ay maaari nang mag-operate ng full capacity. Basta't patuloy lamang na oobserbahan ang minimum health safety protocol tulad ng pagsusuot ng face mask at madalas na paghuhugas ng kamay. Yan ang Headline Pilipinas, Katrina Domingo, ABS-CBN. Maraming salamat, Kat. Naniniwala ang isang abogado na may kinalaman ang pagiging human rights advocate ni Dr. Natividad Castro sa pagkaka-aresto nito. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Union of People's Lawyers, Mindanao Chairman, Attorney Antonio Azarcon, na lahat ng mga nasa arrest warrant ay may kaugnayan sa human rights activities. Kabilang anya sa kanasabing arrest warrant ang ilang konsehal at abogado, pero na-dismiss na ang kaso laban sa mga ito. Pero ayon kay Azarcon, hindi kasamang naipabasura ang kaso laban kay Dr. Castro noon dahil hindi nila alam na siya pala ay tinutukoy sa warrant. Dr. Maria Natividad lang kasi ang nakalagay sa pangalan sa warrant at sa Sibagat Agusan del Sur pa ito naka-address. Hindi talaga magawa ni Doktora. I know Doktora, no? She's been helping a lot Lumad here in the health sector. It's really very absurd, no, para sa amin. Kaya talagang dapat ipaglaban ni Doktora Castro yung kanyang kaso. Pero may talaga siyang kasalanan. Sinabi naman sa teleradyo ng kapatid ni Doktora Castro na si Menchi na kinatawan lang ng Commission on Human Rights ang may access sa kanyang kapatid ngayon. Actually, first time na she spent 2 hours outside, no, breathing fresh air without a mask, and then also yung para na aarawan po siya. So, malaking bagay po yun, no, nakaka-uplift po ng mood sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mabuti. May mga kaso pa rin ng mga OFW sa Hong Kong na pinababayaan ng kanilang mga employer kapag sila ay nagpositibo sa COVID-19. Sa teleradyo, sinabi ni Bayan Hong Kong and Macau Chairperson Eman Villanueva na kahapon lang may tinulungan silang OFW na hindi na pinapasok ng bahay ng kanyang amo nang malamang COVID positive ito. Halos araw-araw meron tayong natatanggap na mga reports. Kahapon nga lang ay meron na namang bago at ni-rescue na po natin dahil okay. Sa ganun din ang kaso. Kawawa talaga kasi hindi man lang nakuha yung kanyang gamit. Bukod dito, sinabi ni Villanueva na may 6 OFW na pauwi na sana ng Pilipinas ang 3 araw ng stranded sa airport. Isa kasi sa requirement para makauwi ang RT-PCR test. Pero dahil sa dami ng kaso sa Hong Kong, bumagal ang paglabas ng test results na inaabot na ngayon ng 3 hanggang 5 araw. Dahil dito, ilang beses nang na-miss ng mga OFW ang kanilang flights. Ayon kay Villanueva, lagpas 30 OFW na ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Umabot na sa 84 na OFW ang tinamaan ng COVID-19 sa Hong Kong. Pero paglilinaw ng non-government organization na Health Domestic Helper,
Hindi lahat ng tinatanggal sa trabaho sa Hong Kong ay dahil nagpositibo sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Danilo Reyes, ang head ng case management and research ng grupo, 45 ang old Ws na tinanggal dahil sa COVID, pero magkakaibaan niya ang dahilan na tumanggi na si Reyes na sabihin kung bakit. Ayon kay Reyes, illegal talaga ang pag-dismiss sa mga empleyadong may COVID pero hindi pa na-update ang batas ng Hong Kong dahil sa pandemya. Bawat kaso kasi, mahirap siya precisely identify. So far, yung mga tested positive, 45. Pero magkaiba kasi yung ano yung mga reason nila, Alvin, no? Kung bakit sila pinalayas. At merong mga detalye na self-incriminatory sa mga workers natin na hindi namin binidisclose. Kalahati na lang ang kinikita ng mga food delivery rider dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kwento na ilang delivery riders, dinoble na nila ang oras ng biyahe para lang makaabot sa kalahati noong kita nila noong Disyembre. Ang iba naman, 12 oras nang bumibiyahe pero dumoble na rin ang puhunan niya para sa gasolina. Ayon sa LTFRB, kasama ang mga delivery riders sa makakakuha ng pantawid pasada o fuel subsidy. Pero tulad ng taxi at jeepney riders, sabi nila malaking tulong man itong ayuda, hindi naman ito ang solusyon. Apila ng mga delivery rider gawa ng paraan kung paano mabababaan ang presyo ng krudo tulad ng pansamantalang pagtanggal ng excise tax. Dati kasi yung kumikita kami ng 1 plus ngayon, ano na lang, nasa 500 ka lang, ganun. Tapos mataas pek ka sa bilang. 12 oras na. Yung 12 oras na, pahirapan pa kami. Dati, ano lang, mga 6 hours, 8 hours. Lagpas na ako. Ngayon, talagang wala. Tiyagaan lang. Dating 100 lang, 120. Ngayon, 250, 200 na yung gasolina ko. Ang doble yun sa 12 hours. 12 hours na biyahe ko. Kaya, apektado talaga ang mga rider sa gasolina. Pero lang, tagitan lang yun. Hindi maganda talaga yung ibaba yung ano. Yung pesa ng gasolina para makakadrive. O dati kasi yung 100 kinakaga ko, paghapon na yun. Ngayon, makaabot na naman 70. Iba na lang. Mismong ang grupo na ng mga motorsiklo ang nagkumpirmang maraming motorcycle riders ang kulang talaga sa disiplina. Kaya marami rin sa kanila ang pasaway at naghahari-harian sa kalsada. Sabi sa teleradyo ni Motorcycle Rights Organization Chairman Jobert Bolaños, maraming riders ang kulang sa training, edukasyon at disiplina sa pagmamaneho na siyang mahalaga pagdating sa kalsada. Marami na anyang sitwasyon na ang mismong rider ang nagagalit sa ibang rider dahil pasaway. Mungkahin ng grupo dapat i-update ang batas trapiko at tutukan ang pagdidisiplina hindi lang sa mga rider kundi sa mga driver ng lahat ng uri ng sasakyan. Dapat ding paigtingin na distriktong ipatupad ang batas, kabilang na dito ang pag-i-issue ng driver's license na napakadali lang makakuha, hindi gaya sa ibang bansa. Nadiskubre ang mga lumang armas at pampasabog sa isang bunker sa Rosal Street sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Inireport ng isang babae sa Police Station 14 ang kahinahinalang bunker sa basement ng kanilang mismong bahay. Batay sa investigasyon, ang informant ay anak ng isang Emerson Agpalo na nasangkot pa sa shooting incident noong Pebrero 17. Na-recover sa bunker ang 2 rifle grenades, isang fragmentation hand grenade, 4 na kalibre 38 revolver at isang improvised long firearm. May nakuha rin isang caliber 9mm, 34 na pirasong 12-gauge shotgun, 160 live ammunition at 2 magazine ng M16. I-turn over na ang mga armas sa QCPD, District Explosive and K9 Unit. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Alamin natin kung ano mga headlines sa show bus mula kay Papa Awel Bus. Papa Aw!
Tony and Papa Johnson, Mike Johnson, na pangmalakasan at nagsusumigaw na apakalakas dahil walang kumalas sa mga higanting artista na kahit walang prangkisa at may pandemya ay muling pumirma ng kontrata at nanatiling kapamilya. Kaya kapamilya strong ang naging pagtitipon kahapon na pinuno ng musical numbers at emosyon sa pangunguna ng music icons na sina Gary Valenciano at Regine Velasquez at siyam pang star magic talents. Walang iwanan ang naging panata ng pirmahan ni Jolina Magdangal, Sam Milby, Zanjo Marudo, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayaw, Erich Gonzalez, Ronnie Alonte at Loisa Andalio. Ang nasabing contract signing ay naging hudyat at panimula rin ng buong taong pagdiriwang ng 30th taong anibersaryo ng Star Magic na mas lalong pinasabik dahil ang ABS-CBN Ball at All-Star Games ay muling ibabalik. Ibinalik muna ng Star Magic Head Direct Lauren Jogi ang pasasalamat sa lahat ng nagsimula at nagtaguyod ng Star Magic for 30 years, sabay anunsyo na paahon na tayo, kaya abangan ang mga nakalinyang proyekto. At sinundan naman ito ng madamdaming pahayag ng ating COO, Miss Cory Vidanes, na para sa inyo po ito, mga kapamilya, dahil never niyo kaming iniwan, ibinabalik po namin sa inyo ang pagmamahal na pinaramdam. Ramdam naman ni Mega Sharon Cuneta ang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang ex-fiance Charlie Cahuangco at nagpasalamat sa nagbalita at nag-comfort sa kanya na asawang si Senator Kiko. Sa IG post ay inalala ni Mega ang panahon ng kanilang magandang pagsasama at nagpasalamat sa pag-aalaga ni Congressman Charlie sa kanya pati na ang pagiging close sa kanilang pamilya. Naging close naman sa isa't isa at ine-enjoy lang daw talaga ni songbird Regine Velasquez Alcacid ang co-hosting niya sa Magandang Buhay habang si Ma'am si Carla ay pansamantalang nawalay. Kaya pansamantala lang din, as in temporary lang ito, ang pahayag ni Ate Rich. Pero super love niya raw ang dalawang momshies na kasama na sina Melay at Jolina. At pansin niyang tawa lang sila ng tawa. Kaya enjoy lang daw, mga kapamilya. At yan ang umeadline sa Showbuzz. Ito si Papa Awaw Paz para sa Headline Pilipinas. Back to you, my Tansan. Maraming salamat, Babaaw. At abangan ilang ba mga lugar sa Samar binaha? Mga bar sa Davao City hinikayat na magpatupad ng no vaccination, no entry policy. Tutukan yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline.
Ano man ang say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan, ang tagal nating hinihintay ito at naging controversial pa nga. Ito, pwede mong i-share yan. Ang dami-daming anggulo. Mga usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Alabasin niyo mga iglesia ninyo, kamatid. Nagbabalik ang Headline Pilipinas, binaha ang ilang lugar sa Eastern Visayas dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa noong Martes. Alamin natin mula kay RC, ano-ano mga lugar na ang binabaha doon? Tony, bukod sa ilang lugar sa Tacloban City, binaha rin ang Basay sa Samar. Sa Barangay Old San Agustin, gumamit na ng bangka ang ilang residente ng sityo Bagong Buhay para makalabas ng bahay. Binaha rin ang Inuntan Elementary School sa Barangay Inuntan. Inabot ng tubig ang mga classroom at opisina kaya nabasa at natumba ang mga gamit sa eskwelahan. Nakaranas din ng matinding pagbaha ang Bigo Elementary School. Nagmistulang lawa ang school grounds dahil sa taas ng tubig. Sinubukan pang isalba ng mga guro ang kanilang school supplies para hindi mabasa. Ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan sa Eastern Visayas ay dahil sa shear line o ang banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterlies. Halos 40 indigenous people o ATI ang binigyan ng libreng driver's license sa Boracay. Ayon kay Aklan LTO Chief Engineer Marlon Velez, 39 na mga ATI ang tatanggap ng libreng driver's license para mabigyan ng trabaho. Mga pribadong tao anya ang sumagot sa bayarin ng pagkuha ng driver's license. At sa tulong ng Aklan Land Transportation Office, ay sumailalim ang mga ito sa comprehensive training. Layo ng proyektong mabigyan ng hanap buhay ang mga ati sa lugar sa pamamagitan ng pamamasada sa isla. Patay ang isang motorcycle rider habang 3 iba pa ang nasugatan matapos magbanggaan ang 2 motorsiklo sa Bugasong, Antique. Kinilala ang namatay na si Hansel Estefano, 32 taong gulang at residente ng Barangay Bugnay sa Valderrama. Sa kuha ng CCTV, kitang dahan-dahang tumatawid sa kalsada ang motorsiklong sinasakyan ng 3 sugatan. Nang salpukin ng motorsiklo ni Estefano, malakas ang pagkabangga ni Estefano at siya mismo ay tumilapo ng ilang metro kasama ang motor nito. Nagpapagaling na sa ospital ang 3 sugatan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Sa Southern Leyte, nanganak ang isang 34-anyos na buntis habang nasa ambulansya. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa bayan ng Macrohon, nakatanggap sila ng tawag dahil may kailangang dalhin sa ospital na manganganak. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Macrohon BFP, pero bago pa umabot sa ospital ay napaanak na ang gina. Kaya naman, tinulungan ng mga bumbero. Isang baby boy ang bagong silang at ngayon nasa pangangalaga ng Iniguez Memorial Provincial Hospital ang mag-ina. Ugmaw na mga balita. Gikan dinhi sa Visayas, ako si RC Dalagyan. Balik nimo, Tony. Daghang salamat, RC. At susunod, kauna-unahang mass tribal wedding isinagawa sa Tagum City. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline. Mga balita at panayam na mahalaga sa inyo. Ano ba yung mga insidente in particular? Maghahanda sa pagharap nyo sa buong maghapon. Para mapalakas ang immunity sa sakit. Hatid ng Teleradyo Balita Weekend. Kasama sina Zen Hernandez. Sa ulo ng mga balita. At Esquera. Para matiyak ang maayos at malinis na pagdaraos ng Halalan 2022. Tuwing Sabado at Linggo, alas 7 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito.
Antena Radio presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinas man o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa'yo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan ng marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Danny Buenafe. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi gusto ko talagang bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwede itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa-hay-buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang... Headline mula Mindanao! Nagbabalik ang headline, Pilipinas, sinikayat ng Davao City COVID-19 Task Force ang may-ari ng bar sa lungsod na magpatupad ng no vaccination, no entry policy sa mga customer. Nakipagpulong na ang Business Bureau at Enforcement Team ng LGU sa bar owners kasunod ng paglabag sa health protocols ng isang resto bar. Nag-viral sa social media ang video noong weekend dahil kitang walang suot na face mask at walang physical distancing ang mga nagsasayaw sa loob ng resto bar. Sabi ni Dr. Michelle Schlusser, handa namang makipagtulungan ang bar owners na magpatupad ng no vax, no entry. Naaresto na isa sa mga suspects sa pagsabog ng planta sa Davao City na ikinamatay na isang nagtitinda ng isda noong taong 2017. Nasa kustodiya na ng Talmo Police Station si Kerwin Lanson, na miyembro umano ng NPA Southern Mindanao Regional Committee at top 1 sa listahan ng most wanted person ng CIDG Davao. Nahuli si Lamson kahapon sa Upper Dampa, Barangay Magtuod. Si Lamson ay isa sa mga suspect sa pagsabog ng Lapanday Corporation Plastic Plant noong April 2017 na ikinasawi na isang nagtitinda ng isda at isinasangkot din sa pagsunog ng heavy equipment sa Buhangin District at isang container van sa Tugbong District. Niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang Surigao del Sur kagabi. Tectonic ang origin ng lindol na itala sa layong 39 na kilometro sa hilagang silangan ng Hinatuan. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Hinatuan, intensity 3 sa Bisnig City, habang intensity 2 naman sa Tagbina at Lingig. Wala namang naitalang pinsala ang lindol. Sa Davao del Norte, pumabol sa Love Month ang 11 pares ng magsing-irog mula sa iba't ibang indigenous tribe na ikinasal sa pinakaunang mass tribal wedding sa Tagum City. Kabilang sa mga ikinasal sa tinawag na kasalan sa Tipanud, ang 6 na pares mula sa Kagan Tribe, 4 na pares mula sa Mandaya Tribe at 1 pares mula sa Ata Manobo Tribe. Suot nila ang kanilang tradisyonal na kasuotan habang nagpalitan ng I Do. Isinagawa rin ang mga tradisyon batay sa kani-kanilang kultura. Dadalo ang 10 presidential candidates sa ikinasang debate ng COMELEC sa March 19. Yan ang headline Pilipinas ni RG Cruz. RG. Hi Johnson, magandang hapon. Yun nga ang sinabi ng COMELEC spokesperson Jun Sumayan Espanilla nang siya ay makausap ng media pagkatapos ng isang event dito sa COMELEC. Ayon sa kanya, nagkumpirma na daw ang kampo ng 10 presidential candidates na sila ay a-attend sa presidential debate na inuorganisa ng Commission on Elections para sa March 19.
Bukod dyan ay sinabi niya rin na pinaplan siya na ang lahat ng mga patakaran para sa debate, pero sinabi niya na taliwasan nangyari ng 2015, hindi papayagan na magbit ng notes o ng kodigo ang mga presidential candidates doon sa mismong debate. Bukod dyan, nayantay na lang natin sa mga komunikon pa ang mga kasipapanggang arrangements para sa ano ngayon. Johnson? Maraming salamat, RG! Alam mo, Kuyang Johnson, ngayong pandemya, eh, kanya-kanyang diskarte siyempre ating mga kapamilya para lang may pagkakitaan. Sa Naga City, isang 19-anyos na psychology student ang pinagkakakitaan ang kanyang sunflower crochet. Kwento ni Gian Francesca Almelor, nagsimula ang hilig niya sa pagganchilyo ng mga disenyong bulaklak noong pandemya dahil walaan niya siyang mapaglibangan. Sa panonood ng YouTube ay natutunan niya ito at marami ang natuwa at napahanga, lalo na sa ginawa niyang ginanchilyong sunflower para sa kaarawan ng kanyang ina na ipinost niya sa kanyang social media account. Marami ang mga nagka-interes sa kanyang mga sunflower crochet, kaya naisip niya na gawin na itong negosyo. Ay nais ni Gian na makapag-ipon para sa kanyang sarili at makatulong sa pinansyal ng kanyang pamilya, lalo't pat may dalawa siyang kapatid na nag-aaral pa. At yan po ang mga balita ang aming nakalap, mga kapamilya. Andito pa rin po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy niyong napapanood ang teleradyo sa cable, social media at sa iWantTFC. Ako po si Tony Velasquez. Naririnig din po tayo sa ABS-CBN Radio Service App at ABS-CBN News App. 74 days na lang, halala na. Ako po si Johnson Marabat. Hanggang bukas, mga kapamilya. Headline Pilipinas!